Hello guys, good morning. Ngayong araw, gagawa ako ng spaghetti. Pero hindi siya karaniwang spaghetti. Nagagamitin ko ay mincemeat made from plants. Nababasa ko lang to dati sa internet na magkaroon ng meat na plant-based. Ngayon, ito na yun. Nahahawakan ko na siya at lulutuin ko siya. Hindi naman para sa akin, sa alaga ko. Ito, hindi siya amoy meat kasi plant-based nga. Ano siya? Amoy ground peanut. Yun ang amoy niya. Ang spaghetti na gagamitin, gluten-free. Gluten-free spaghetti. Ito din siya, gluten-free meat din. Tapos, ang spaghetti sauce, organic na pasta sauce na bolognese. Isasabaw ko sa spaghetti, bone broth. Previously made ko na ito. Tapos, black pepper, asin, saka igigisa ko sa olive oil, garlic, and onions. Yan lang ang ingredients niya, guys. Ang purpose ng gluten-free diet ay managing signs and symptoms of celiac disease. Ang celiac disease ay digestive disorder triggered by gluten. So, kung ang tao may celiac disease, matitrigger niya ang sakit sa small intestine. Ang symptoms ng celiac disease ay diarrhea, abdominal pain, bloating, and weight loss. Pero, ang gluten-free diet, merong side effects din, which is negative. Kasi, pinrasis na ito lahat eh. Yung vegetable, ginawa na na meat. Kaya, wala na yung ibang vitamins niya. Yung wheat na ginawang pasta, pinrasis na din. Kaya, nawawala na yung ibang vitamins. Nawawala na yung fiber. Negative effect of gluten-free diets are deficiencies in fiber, iron, calcium, vitamin B12, folate, zinc, vitamins A, D, A, and K, and more. Kasi nga, pinrasis na, kaya makukulangan na tayo ng vitamins. Aside dyan na makulangan tayo ng vitamins, mahal naman. Ang presyo niya, 80 dirhams. 80 plus dirhams, hindi naman aabot sa 100 dirhams. Kasi yung madam ko, health conscious. Maliban sa mahal, socializing can be difficult. Because kung pupunta ka sa ibang bahay, may party. Hindi ka naman makahanap ng... Uy, gluten-free ha! Hindi ka naman maka-order ng ganyan. Sa restaurant, sa McDo, sa Jollibee. Hindi ka naman makasabi na, "Oh yeah, gluten-free. Please, gluten-free." Hindi naman tayo makaganyan. Kaya guys, see you after a few minutes. Hello guys. Ito na yung kinalabasan ng niluto ko na pasta na gluten-free na spaghetti. Ito na yung lugaw. Lugaw ang kinalabasan. Mali pala yung gamitin ang bone broth na pagluto sa spaghetti pasta. Kasi thick na yung broth. Tapos ilagay mo pa yung pasta. Edi, naging thick na siya kaagad kahit hindi pa luto. Kaya ito, naging lugaw. Hinalo ko pa sana lugaw talaga eh. Kaya tumakbo ako sa market. Nung halfway na ako papuntang market, nakita ko yung mga tao nakamask. Ako lang yung hindi nakamask. Kaya tumakbo ulit ako sa bahay at kumuha pa ng mask. Kaya takbo ako ng takbo. Hindi pa ako nakalinis ng bahay. Itapon ko na lang to. Kaysa naman pagalitan ako ni madam. Bumili pa ako ng... gluten-free na pasta din. Pero dalawa na binili ko. Para na kung mali ulit ngayon, may isa pang reserve. gamitin ko ito ngayon. 1950 ang isa nito. Samantalang pag regular lang, hindi gluten-free, 950 lang ang ganito kalaki na pasta. Kaya mahal talaga pag gluten-free. Kaya lulutuin ko ito guys. See you later again. Ito na yan siya guys. Yung meat na plant-based. Hindi naman talaga meat. Ang kulay niya, lunch meat. Ano siya guys?
ang meat na mayroon ng sauce. Ooh, spaghetti pasta is getting along fine this time. Ito na siya, guys. Luto na. Mukha na siyang spaghetti, pero ano, parang kulang ang sauce. Parang yung andami ng pasta. Pero okay na siya. Amoy naman masarap. Yung texture niya, iba talaga. Pero yung kulay, okay naman. Walang lasang meat. Mas gusto ko nga eh. Tsaka yung amoy ng pasta, tsaka sauce. Spaghetti na rin. See you in my next videos, guys. Bye! Thank you for watching.